organized. Okay, susunod doon si... Matapos masampahan ang reklamong birder nitong Lunes kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa umunoy middleman na si June Villamor, lumantad ang suspendidong Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag para depensahan ang sarili. Sa live interview sa SMNI News Channel kaninang umaga, itinanggi niyang pinapatay niya si Percy Lapid dahil sa video umano nito ng kanyang bahay at mga sasakyan sa Laguna. Una nang ibinunyag ni Justice Secretary Boyeng Remulla noong Miyerkules na nagalit umano si Bantag kay Lapid nang magpunta ang broadcaster sa kanyang bahay. Kunan nito ng video at ineri umano sa kanyang programang Lapid Fire. Kakatawa. Ba't ko papatayin yung tao? Dahil lang dun sa walang kwentang hindi naman sa akin. Anong i-review ko nang i-review yung video na yon, wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon, ay hindi ko naman kotse nga. Yung iba kotse ko, yung iba sa Bucor, mas maraming Bucor, general naman ako. Hangga elementary nagtatrabaho na kaming mga igurot. Wala ba kaming karapatan magkaroon ng pera? Ibinuntun ni Bantag ang sisi kay Remulla dahil siya umano ang nasa likod ng pagpapakuha ng video sa kanyang bahay at hindi si Lapid. Hindi ako man naniniwalin si Percy Lapid yun kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Mayroon akong inutusan mag-imbestiga tapos lumilitaw na yung sasakyan na yun ay connected si Secretary Boyeng Remulla. Noon pa lang yun. So nakikita mo ang setup. Gusto nila akong palitan nitong katapang way back August. Marami pang aligasyon si Bantag laban kay Remulla. Kabilang dito ang umunoy tangkang pagkuha ng dalawang convicted drug lord para ipasok sana sa witness protection program. At ang paggamit umano sa NBI para kunin ang isang inmate na hawak ng ISAF. Kaya buwelta ni Bantag. Mag-step down kaya ng challenge ko, wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Asan na? I-presscon mo rin. Wala si Remulla sa bansa dahil dadalo siya sa Human Rights Conference ng United Nations sa Geneva, Switzerland. Pero sa isang pahayag ngayong hapon, iginit ng DOJ na hindi pinuntirya si Bantag. Nobody wanted the evidence to point to Director General Bantag. From all the evidence collected so far, the sworn statements of the PDLs, ballistics analysis, CCTV footage, the money trail, and all those other physical evidence gathered to boost the credibility of the statements, they all pointed to the respondents as perpetrators of the murder. Given the totality of the circumstances, the PNP and NBI had to stick to the evidence at hand. Iginit ng DOJ na maayos ang relasyon ni Remulla at Bantag bago ang kaso ni Lapid. Nag-usap pa umuno sila tungkol sa mga reforma sa mga piitan. Pinabulaan na nitong gustong patalsikin si Bantag. Si Remulla pa nga umano ang pumigil kay Bantag na mag-resign. Tiniyak ng kagawaran, iisa lang ang layunin sa kanilang pag-iimbestiga. There is no other motive than to bring out the truth and reality. Of course, this will be done through a legal process and with due process afforded to everybody involved. It will be through these processes that we will determine the guilt or innocence of the respondents in this case. Inaantabayan na naman ang opisyal na pahayag ni Remulla sa mga paratang ni Bantag. Mike Navalio, ABS-CBN News.